Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo. Dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, eh sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Welcome po sa Ang Tipo Kong Negosyo ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-13 na po sa buwan ng Disyembre taong 2013. At sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, Dita De Los Santos, sa ating mga transmitter engineers. At sa ngalan po ng ating kasamang Tess Ramirez, ako po ang inyong lingkod, Josette Olivera. At syempre, kasama po natin mula sa DTI. Yes, partner? Magandang umaga, partner Josette. At syempre, sa ating mga suking taga-subaybay, ito po ang lingkod, Thelma Dumpit Murillo, muli pong nag-iimbita. Samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras at marami na naman po tayong matututunan. Partner, 12 days to go before yes. Christmas. Nakapag-shopping ka na ba? Hindi pa nga eh. Ay, hindi. Yung ano pala, naka-ready na ako. Hindi pa dumating yung December, no? Talaga? Para nakatipid. Ay, tsaka para makaiwas sa traffic. Diba? Ngayon, siksikan. Oo nga. Kahit saan. Oo. Ang daming namimili. Oo. Kaya naman ngayon, ang ating pag-uusapan, ano-ano ba yung gift ideas na pwede nating i-suggest sa ating mga tagapakinig. Yung para sa mga ano ha, hindi pa nakakabili, nag-iisip, ano bang ibibigay ko dito sa taong ito? Oo, diba? Oo, syempre. Oo, so meron tayong mga kakausapin na maaaring makapag-recommenda sa inyo kung ano ang maaaring nyong ibigay o iregalo ngayong Pasko. At isa na dyan, itong ating unang kakausapin, partner. Partner, magre-report mo na yung ating radyo ng Bayan Holo sa pamamagitan ni Zenny Masong. Importante ito yung kanyang report ngayon. Zenny, konektado ka na. Yes, maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig sa buong kapuluan. Wala akong itip ng regalong pamasko dahil alam nyo naman dito sa Sulu ay majority ay mga Muslim ang karamihan dito sa atin. So, isang breaking news ang ibibigay ko sa inyo kung saan sa kasalukuyang nag-aantay ang provincial government sa pagdating ni Secretary Marrojas ng Department of Interior Local Government, si Secretary Walter Gasmin ng DND, ang chief ng PNP at saka of course, yung Richmond Com Commander, kung saan ay darating sila ngayon, naka-schedule is 8 o'clock, pero nandyan na yata because bumaba na ang Vice Governor natin. So, upang salubungin itong mga bisita natin. So, inaasahan pag-uusapan sa mga oras na ito sa gagawing Expanded Peace and Order Council meeting, ang masasabi nating kaugnay sa lumalabong na peace and order dito sa ating bayan ng Sulu. Kumakailan lamang ay nakidnap na ang ating provincial treasurer, pero medyo nabawasan na ito dahil for 1.5 years ay na-retrieve naman ang foreign national na Jordanian na si Atyani, Baker Atyani, kumakailan lamang ng ating kapulisan. So, ito ay inaasahang pag-uusapan ang peace and order at medyo mga mayor natin ay nagkukuro-kuro na kung ano ang isasuggest nila
dahil ito may kaugnay sa peace and order ng Sulu na kung saan karamihan sa ating mga business sector ay medyo takot na because of the yung makidnap sila, ganito ganon, na kung saan parang madalian lang pumasok sa tabulo itong mga terorista, lalo itong mga kaaway ng gobyerno. So yan, I will come in from time to time para maibigay ko ang development ng balitang ito na kung saan ay apat na matataas na opisyal ng gobyerno natin headed by Secretary Mar Rojas ng DILG ang darating alas 9 ngayong umaga dito sa Sulu. Mula dito sa Provincial Capital, para sa Lingkod Bayan, Seni Masong, konektado ka. Salamat, Seni Masong. Ang station manager po natin mula sa Radyo ng Bayan Hulo kaugnay ng pagdating ni DILG Secretary Mar Rojas. Yes, partner, tuloy-tuloy na tayo. Okay, at nasa linya na ng ating komunikasyon, ang ating unang interviewing partner. Mm-mm. At ito, kakaiba to, itong kanyang produkto. Yes, na, kakaiba. Oo, at masasabing unique gift kapag ito ay ibinigay sa isang kaibigan or something, di ba? So, kausapin na natin si Mr. Glenn Co, owner of Mini-Me Caricature Dolls Incorporated. Good morning, Mr. Co. Good morning, ma'am. Opo, thank you for guesting in the program. At unang-una, nakakatuwa itong inyong produkto. Paano ninyo naisip na gumawa nitong Mini-Me Caricature Dolls? Partner po ko, ma'am. Tapos kasi na po nagbigay ng idea. Okay. So, gano'ng katagal na itong Mini-Me Caricature Dolls? Nag-start po kami ng 2004 pa. 2004? Opo. So, that's a good 9 years? Opo. 9 years? Wow! Ang pero, tagal na. So, ibig sabihin ba ay in demand yung produkto, merong merkado, at nakatagal ng 9 years yung inyong negosyo? Yes, ma'am. Bali, medyo lumalakas po every year. Mm-hmm. Sa market. Pero hindi po namin kagad nilabas ng 2004, mga 2006 na po. Kasi nag-research pa kami. 2006 na ninyo nailabas? Opo. Okay. At yung una ninyong linabas, caricature Nino. Mini-mini-no. Bali po, isang friend. So, isang friend? Po. Opo. Tapos yung friend mo, nakita siguro ng friend niya. So, tama, nagpagawa na yung mga friends niya. Kaya, ganun ba? Word of mouth na lang? Tama po. Through friends muna, then families, then nagbukas kami ng maliit na tindahan sa isang maliit na mall. Aha. Uh-huh. Yung maliit na tindahan na yan, ay malaki na ngayon. Ganun ba? Ano po, bali nung medyo lumalakas na talaga, nagbukas na po kami sa medyo mas malaking mall. So, I see. Okay, so nasa matatagpuan kayo sa isang mall ngayon? Opo, pagi meron po kaming branch sa Trinoma, Mega Mall, and SM MOA. Aha. Uh-huh. And what is the name of your store? Bali, Mini-Me Caricature Dolls. Okay, so yun pala yung pangalan. Partner Gisette, baka may gusto kang itanong kay Mr. Glenn. Yes, Mr. Glenn, sana medyo lakas-lakasan niyo ng konti, hindi masyadong marinig dito sa studio. Yung Mr. Glenn, meron ba kayong mga bagong caricature na mga mini dolls ngayon? Opo, naglabas po kami ngayong December ng bagong catalog. Bali, mga 30 plus na designs po yun. Wow! Designs of what? Can you... Mas marami po sila mapipili na design doon sa body. Mas marami pong sports, naka-corporate attire. Meron din po kami pang-wedding series. Po. Kasi ginagawa din po siyang cake toppers for wedding. Okay. Even for weddings pala. Opo. So, kunyari, ano, so yung ibig sabihin, mini-me, so yung maliliit lang, pero gumagawa rin ba kayo ng malalaki? Pwede din po. Bali, kino-custom made po namin siya. Oo. Pero medyo mas matagal lang po kasi mas marami proseso. Oo. And what is it made of? Gawa po siya sa
clay and resin, plastic resin. Parang ceramic, ganun? Parang plastic po siya. Ah, parang plastic. Opo. Then, yung dun sa head po, yung mismong face, gamit po namin clay. I see. So, very, ano siya, yung matibay naman at saka yung tumatagal, ganun ba? Ah, yes, ma'am. Bali, basta't nakatago po siya ng maganda, eight lifetime po yun. Oo. So, anong yung size ng mga mini caricature dolls ninyo? Iba-ibang sizes ba yun? Bali, may standard size po kami sa 7 to 8 inches yung laki. Okay. So, any character or kahit totoong tao, pwede ninyong gawin? Ah, yes, ma'am. Bali, usually po, kung ano po yung hilig ng tao or kung ano po yung profession niya, yung ginagawa po natin. I see. Sino yung karaniwan na umu-order sa inyo? Karamihan po kasi pangregalo po eh. Madalas po ha, regalo sa boss, ganun po. Talaga? Ganyan po sa mga relatives. Oo. So, ito ba yung parts niya? Puro ba yan handmade? Opo. Bali, lahat po ng materials na ginagamit at procedure, handmade po lahat. Wala pong ginagamit na machines. And can you move the parts? Kunyari, yung caricature ng isang tao, yung kamay ba niya nagagalaw, parang manika o hindi? Ah, hindi po. Parang figurine po siya. Ah, parang figurine. Naka-steady Ayan. Lang. Opo. I see. And, what is the volume of your production, Glenn? In a day, ma'am, kaya po namin mga 100 dolls. 100 plus pieces. Uh-oh. So right now, your market is just here, dito sa local? Opo. Bali ngayon po, locally pa lang namin nagbibenta. Pero sa internet po, tumatanggap na rin po kami abroad. Talaga? Yes, ano yun for weddings nga? Karamihan po eh. Oh, partner, may tanong ka ba kay Glenn? Yung gusto ko lang itanong sa kanya, siguro panghuli ko nang tong tanong, dito ba sa ating local, dito sa Pilipinas, mayroon ba tayong local celebrity o kaya personality na nagawa niya na? Oo. Meron po. Marami na po nang paggawa eh. Ngayon po, nagpagawa po si Mayor Erap. Si Mayor Erap. Mga artista. Opo, sila Sara. Ginawa na po namin. Saan naman nila ginagamit yun? Tingin ko po rinigalo din po sa kanila. iririgalo sa kanila. Naku, binuko mo na. Yung bumili sa'yo. Marami din po sa mga sundalo. Oo. So, ano, yung sizes nung mga ginagawa ninyo, up to how big kaya? Up to 12 inches po kaya po natin gumawa. 12 inches? Opo. I see. Pwede ba yung life size? Sa ngayon po, hindi pa po namin kaya. Diba? Materials po kasi. Bakit? Mahal ba yun o mahirap hanapin? Mas mahirap po siyang gawin pag malaki eh. Iba pong materialis na po yung gagamitin. Oo. So, may restriction din po tayo doon sa materialis. Oo. Okay, so for 2014, what are your plans? Any plans for expansion? Bali sa next year po, nagpa-plan na po kami product expansion. Maglalabas po ng bagong product. I see. That's great. And Glenn, ilan tao ang natutulungan mo sa iyong trabaho? Sa iyong negosyo, I mean. Bali ngayon sa company, 30 kami lahat. 30 ha? Dami rin, ano? Opo, medyo labor intensive kasi po yung puro handmade po kasi. Oo, so mga artist yung kausap mo araw-araw. Tama po. Ibang temperamento ng artist. Opo. Okay, so siguro panghuling ano na lang sa iyo, Glenn. Anong tip
ang maibibigay mo doon sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo? Hands-on po. Dapat hands-on po tayo. Tsaka sipag at tsaga po. Sipag, tsaga. Passion. Yan po. Dapat mahal po mo yung ginagawa. Oo. Dapat mahal mo yung ginagawa at tsaka gusto mo. Para enjoy, di ba? Tama po. O, ikaw ba artist ba? Ano ba yung background mo? Bakit ito yung pinasok mo? Bali yung background ko talaga sa business eh. Business? Tama po ang tinikap ko. Pero oo. Mahilig din po kasi ako sa magkakalikot. Pagkakalikot? ingat ka lang kung anong kinakalikot mo. Anyway, thank you very much. Happy holidays, Glenn, ha? Sige po, ma. At sa uulitin. Okay. Partner, okay. Josette. Yes, okay mga kaibigan, yan po si Mr. Glenn Co, ang may-ari ng Minimi Caricature Dolls Incorporated. So, magbe-break muna tayo? Oo. Pledge of Peace. I pledge to support peace in every way possible. For I am and will always be a Filipino for a just and lasting peace. I am a Filipino, and I am for peace. Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment, sumasahim papawid sa mangsulok ng bansa, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kapat ang tunay sa serbisyo publiko, hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan stations sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawan, mas pinalakas ang bagong radyo ng bayan. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin po sa ating programa. Negosyo. At sa pagkakataong ito, partner, yes. Ito naman yung sa ating ikalawang guest. Ano? Oo. Oo. Pero bago tayo pumunta sa ikalawang guest, tatanungin kita, gusto mo ba magawa ng ano, mini caricature doll mo? Para nakikita mo yung sarili mo araw-araw. Ayoko yata. Ikaw. Ayoko. Ikaw. Ayoko? Oo, kasi kahit nga kambal, ayoko. Biglang ganun. Eh. Ako gusto ko yung na-adjust kung ano yung mood mo sa araw na iyon. Kung sa bagay. Diba? Oo. Anyway, itong susunod nating kakausapin. Mm-mm. Eh kasi nga, ang ating topic ngayon ay regalo, hindi ba? So, yes. Isa sa ating industry cluster sa DTI ay yung GDH o yung Gifts, Decor, and Houseware. Kaya kausapin natin ang champion nitong cluster na ito. Walang iba kundi si DTI Regional Director Aster Caberte. Good morning, RD Aster. Good morning, Miss Selma. Kamusta na po kayo dyan sa Cebu? Yeah. Fresh from the earthquake and from Typhoon Yolanda. Ano pa kaya yung susunod? I hope wala na. Wag na, di ba? Hindi nakakayanin. Wala na. Pero resilient ang mga Bisaya. Ano, talagang bangon after. Of course. Kailangan yan ang attitude. Kung hindi, di ba? Walang mangyayari. We have to catch up with the opportunity now. It's Christmas season. It's gift season. So it's time for business again. That's right. And speaking about gifts, kamusta na po yung ating GDH, you being the cluster head or champion? Yes, the Gifts, Decors, and Houseware, that's the GDH sector. Mm-hmm. It's one of the sectors na parang, ano pa rin, positive growth pa rin. Positive and growth? Yes, for the past 2 years. And the trajectory now is medyo pataas yung growth. Growth percentage. Okay. Now, the president, Ms. Selma, diba, is always concerned about inclusive growth. Yes. Ito
talaga yung sector na masasabing natin na maraming marami talagang covered sa kanyang yung mga interventions natin sa DTI. Maraming natutulungan. Yes, because of the subcontractors. Yes. Like a necklace, for example, yung necklace na I hope sinusuot mo ngayon. Oh, yes! Hilig si Michelle mo ng necklace. Maraming kamay, maraming nakakatulong dyan, like the bead worker. Oh, so you're saying dun sa value chain niya, maraming involved. Maraming involved. Yes. So, for instance, yung product na necklace, yung nag-susupply ng mga kutingting-kutingting doon. Components. Yun. And it goes to another value chain. That's the tourism value chain. Right. Yeah, so kung positive ang tourism sector, mag-positive na rin siya. And that's only one segment of the market of our GDA sector. It started really as export item. That's right. Yung nung lumakas ang tourism natin sa bansa, na ano na rin, parang additional market niya. Mm-mm. Another opportunity. Wait a minute. Let me ask you, R.D. Aster, yung inyong source of raw materials, hindi ba naapektuhan ng kalamidad? We're so lucky. The impact of the earthquake, yung lalo na sa Bohol, ni Selma. Oo. Yung talagang 8 towns or 7 towns na talagang hardest hit. Yun ang source ng ating skilled workers, skilled subcontractors, and even the raw materials. Aha. Uh-huh. Yun talaga yung the towns facing Cebu, yun ang hardest hit. Oo. But I'm very happy to note here, to report here in your program, that the raw materials, kasi parang most of them are forest products, hindi affected. Okay, that's great news. Yeah. And then I visited the clusters of, or the communities, the CPOs, where the production centers are, not really production clusters are. My God, I was there on the same week. They were starting to weave because they had orders down at Yatapas Dawas. I mean, it showed the resiliency of the Bogolano, commitment to their orders. Talagang nag-grupo-grupo sila kung saan natin maayos lang yung orders nila, their commitments for the week. Yes, that's great. Yeah. So, at least there's some normalcy already in their lives, di ba? Yes. With the help of the local government unit, the quick response team, especially the local chief executives in Bohol, the governor, and the national agencies, parang mabilis na kaahon. Of course, they still need much help, but to sustain the momentum. Bohol is still part of your area of responsibility, di ba? Which one? Ang Bohol? Oo. Yes. Oo. It's my Region 7 is, di ba, Bohol, Cebu. Yes. Central and Sikihor. That's right. Naku, ano ba yan? Puro naman sa region mo ang ano, at saka kay R.D. Cynthia. Yes. Oo, and it's good to know na si RD naman and our DTI staff, okay naman sila. Okay naman sila, but we were there, we helped them out immediately after the Yolanda for the Discuento caravan. Oo, kasi affected din sila, no? Yeah, affected sila, so all of them were victims, so we had to help out on Region 7. That's and right. Region 5 nag-help out. Mm-hmm. Okay. So for 2014, what are we focusing on? What products, what material, anong mga product development ngayon na nangyayari? There are major tweaks for 2014. We're going green. Going green? Yeah. Uy, matagal mo nang inumpisahan yung going green na yan. Iba ngayon, talagang pinapasokan namin yung very specific trade fair, product development specific for green, for the green lane, and we're looking for BDS providers who are green. So talagang, we really talk of sustainable consumption and production
in our in the sector. So all our interventions now, aside from being responsible to the environment, we are creating another opportunity because there's a huge market. The green market is very promising. So that's anong mga programs natin for towards that end? Yeah, we crafted the GBH roadmap for 2014 to 2000, actually 2013 to 2016, and it talks about the interventions which well prepared it for the ASEAN integration, for the AEC, and hindi na preparedness. Talagang parang putting ourselves in place in preparation for that and for the opportunities for the ASEAN integration. Are we ready for that? Our enterprises ready? Our mode now is we are not threatened. We are not threatened. I think we are prepared, but we should be more, we should raise up more for the opportunities that lie ahead. Like, we're taking this as a huge market opportunity, the ASEAN market. Kasi I think in a survey done by one management association, sabi nila nung mga companies, parang they don't even know what that's about. The specific sectors, we had specific grants already to prepare for this. And it's in 2015, but actually it's here na. Some of our exporters are already doing business in this area. Mm-mm. It's just that we have to talk more on the opportunity side. What's waiting out there? I mean, it's too seamless na tayo. What's waiting for them outside? So, the product development also would be targeted for this area, for this market. Mm-mm. So our roadmap really talks about it, preparation for that. How and, to be competitive in 2015? Yes, especially in this market. And for other markets like the European market, for example, that's why we are going green, because it's that the European market is really a green market. For us, for the GBH sector, a market opportunity waiting out there. So our product development now at this point should be geared towards that. Yes. Oh, wait. Partner Josette, may tanong ka ba kay RD Aster? Medyo naintindihan ko na partner, kasi kanina takang-taka talaga ako. Ano itong GDH na pinag-uusapan niyo? itong gifts, ano ba to? Decors and ano, oo. Natutuwa naman ako at nakakapag-export tayo nito. Ay, naku, malaki. Malaki. Ilan nga yung ating export, niyan? Sales at RD for GDH? For the 3.21 with million US dollars from Cebu, that's about, the GDH sector would be about 20%. Malaki. It's a big sector in terms of value and in terms of job creation. Lalo na sa job creation. Right. Pero hindi pa rin natin naaabot yung ating peak nung 2001, na $222 million ba yun? Yes, it was not a good year. It was not a good year for exports in general. Oo. Yeah, parang nag-recover tayo sa last quarter. Tapos dumating naman yung mga kalamidad. Anong kalamity? Oo nga. So, yeah. Anyway, there's always tomorrow. Yeah, a light after the tunnel. And finally, our last question. I hear that there's a you're formulating a One Visayas brand. Brand. Yung branding natin. It's a tall order, Miss Selma, di ba? Mahirap talaga yan. Especially that we archipelagic kami. There's a big difference between yung cultural difference in terms of
ano yung expression namin sa product. But then we are one. Yeah. In our pursuit na talagang dapat meron kaming Visayas brand. To really meet the challenges also of this integration. Oh, so you still have to come up with that one unique brand that will represent the whole of Visayas. Okay, well, we wish you luck in that endeavor. And sana tuloy-tuloy na yung inyong recovery dyan sa Cebu, Eastern and Definitely. Western Visayas. Definitely, Mr. Mababangon kami. Okay, happy holidays. Thank you. Merry Christmas too. Merry Christmas. Okay. Ayan po si Regional Director Aster Caberte of Region 7 at kasalukuyan nga na partner, sila ay bumabangon. Yes, oo, talaga namang ang Cebu ay hindi nagpapatalo sa ganyan, ano? Oo. Kahit na nangyari yung calamity, talaga namang malakas pa rin yung kanilang pangkabuhayan. Sana wala nang dumating na dilubyo. Sana nga. Oo. Magdasal pa tayo. Oo. Okay. Okay, mga kaibigan, medyo magbe-break ho muna kami. Savings on my love for you. Lahat ng nanay ay may kakayanang magpasuso ng kanyang baby. Gatas ng ina lamang ang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang unang anim na buwan ng kanyang buhay. Lahat ng nanay ay may kakayanan na mag-produce ng gatas at makapagpasuso sa kanilang baby. Mahalaga na may tamang impormasyon, gusto ng ina at may tiwala siya sa sarili na kaya niyang pasusuhin ang kanyang sanggol. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Okay, balik po tayo. Ito ang Philippine Broadcasting Service. Ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa mangsulok ng bansa. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan stations sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Okay, ito na talaga. Partner, nandito na sa kabilang linya ng ating komunikasyon ang ating guest ngayon. Yes, ang susunod natin ang guest. Siyempre, may kaugnayan pa rin sa regalo. Yes, oo. Kasi oo. Pasko nga. Kung nalalayo ang kayo sa Cebu, hindi naman tayo makakapunta sa Cebu para mag-shopping. Oo, meron naman tayo dito. Oo, meron dito. At matatagpuan dito lang sa Makati, sa DTI mismo, showroom. Diba? Ayun. Mm-hmm. Oo. Anyway, susunod natin na panuwingin na partner ang presidente ng Buy Pinoy Movement Foundation. Mm-hmm. At may-ari din siya ng Buena Mano Crafts. Yan. Kausapin natin si Miss Marlene Villarreal. Good morning, Marlene. Good morning, Len. Opo. Thank you for joining us this morning. Uh-huh. Of course, Buy Pinoy Movement, we have been an active supporter of that sa DPI. Yes, at, yes, every very year much, yata, and nandiyan kami yan, di ba? Oo. Oo, ngayon lang ako hindi nakapunta. Ah, talaga? Punta ka! Masami ka makikita. Oh, hindi, ibig sabihin, di ba dati meron kayo dyan sa Mega Mall, so wala na yon. Meron kami. Sa Mega once Trade? Once a year, sa Mega Trade. Oo. Uh-huh. Hindi yata ako nakapunta dun sa Mega Trade. But for those who missed you sa Mega Trade, nandito kayo ngayon sa DTI nandito showroom. Nandito kami sa DTI, saka nandito din kami sa World Trade Center, nandito sa World Bazaar. Oh! Hello? Pero marami yung World Bazaar. Marami. Ang nag-organize nun, yung World Bex. So meron lang kami doon, binigyan kami ng 5 booths. Wow! Uh-huh. Okay. So, iba pa to dun sa Paskong-Paskong Pinoy Fair. Iba pa yun sa Paskong-Paskong Pinoy Fair. Yung Paskong-Paskong Pinoy Fair ay nasa DTI. Mm-mm. Okay. Kailan ba nag-umpisa itong inyong
by Pinoy Movement. By Pinoy Movement. Uh-oh. Actually, nag-umpisa yan dahil nagkaroon ng project ang PhilExport na Uh-oh. By Pinoy Exporters Fair. Dahil kasi yung mga kababayan natin, sinasabi nila na yung mga produkto daw namin na ine-export, hindi nila nabibili sa Pilipinas. Correct. So, nagkaroon kami ng By Pinoy Exporters Fair para yung mga produkto ng mga exporters, ipagbibili nila dun sa fair na yon. Oo. Nag-umpisa ito noong 2002 pa, yung By Pinoy Exporters Fair, project ng PhilExport. Mm-hmm. Pero, noong 2008, dahil sa ano naman, successful naman yung aming mga fairs, niregister na namin as By Pinoy Movement Foundation. Mm-hmm. At hindi na siya project ng PhilExport, kundi By Pinoy Movement Foundation, at kasama namin doon maraming mga asosasyon. Yes. Kasama namin ang Christmas Decor Association, kasama namin ang Philippine Chamber of Handicraft Industries. So, ang mga members nyo ay hindi individuals, kundi associations. Associations. Ayun. Partners namin, mga associations. Oo. And how many member associations do you have now? Well, right now, we have 6 or 7, but we are expanding. Talaga? We want to partner more with other associations. Mm-mm. So you're open to We're other open. Associations. That's good. And what do you have to be or to do to be a member? Well, you must be a recognized association, industry associations. Okay. Industry association dapat. Industry associations. Uh-uh. Kasi by Pinoy... And we want to promote Filipino products yes. in the Philippines and get away with our colonial mentality na mas magaling yung mga produktong gawa ng Banyaga. Oo nga. Ipakita namin na ang produktong Pilipino ay magaling din at saka maganda pa. Siyempre. At natutuwa naman. Own. Oo, mga buyers, yung mga pumupunta dun sa amin. Tuwan-tuwa sila. Alam mo, ang mga sinasabi nila, hindi namin alam na may mga produktong ganito sa Pilipinas. Kasi nga, talaga? Mga exporters, ina-export. Hindi nagtitinda sa department. Ay, kasi locally, hindi siya available. Oo. Kaya, hindi namin alam. Hindi may mga produkto palang ganito. Ang gaganda pala ng mga produktong sa Pilipinas. Oh. Wow. That's great. Pero, yung mga tinitinda ninyo dito, hindi naman ito yung mga orders ng mga companies natin. Hindi naman kasi just like mga buyers. Oo, kasi di ba we have to develop different things for different markets. Oo. Iba rin naman yung mga pangangailangan ng Europe, iba rin naman yung pangangailangan ng US, saka Middle East. Mm-mm. So, we have to study also the Philippine market and do some products for the Filipino. Yung mabibili sa Pilipinas, yung magugustuhan ng mga Pilipino. Pero the same look. Okay, so for the Christmas decor, ano yung naging trend ngayon? Actually, yung mga trend ngayon, hindi na namin masyadong sinusunod kasi wala na yung kamukha nung araw na, for example, nagkaroon ng trend na mga heavenly o puro mga stars, moon, mga, di ba nagkaroon ng ganon? Pero ngayon, halos lahat, hindi na sila masyadong nagko-concentrate sa trend. Talaga? Oo. Why is that? I guess because people are more open. And they want to have variety. Oh. Not only like if the color now trend is blue, then all of the things that we will, products that we will do are blues. And market, hindi na ganon. Hindi na ba ganon? Oo, we have different colors. Naku, iba na pala, no? 3 years ago, nung nandiyan pa ako sa SITEM, Wala ka na ba sa SITEM? Na ako ngayon? Ano ka ba? Nasa public relations office na ako ngayon. Talaga? Oo. Teka muna, yung partner ko, Joseph, may tanong ka ba kay Miss Marlene? Yes, itatanong ko lang sana, syempre, kasi ngayon Christmas, ang pagkakaalam ko halos lahat na binibenta ay
para sa Christmas, yung mga decors. Pero pagka may mga binibenta ba kayo aside from ano Christmas decors? Ang company ko, ang Buena Mano. Yes, yes. Ang gumagawa kami at mas mabenta ngayon sa amin sa mga buyers abroad, gift boxes. Kasi, di ba, we used to do Christmas ornaments and delivery ng Christmas ornaments. Uh-oh. And now, sabi ng buyers namin, ang gaganda ng design mo, bakit limitado lang doon sa Christmas ornaments? Sabayan mo ng ibang produkto na pwede rin sa Christmas. So, we develop gift boxes to match. And also, sometimes, tabletop ornaments. Yun, but do you do also non-Christmas themes? Ng mga products. Yes, because there are different seasons during the year. Right. So we do Valentine, we do Valentine boxes, and then we do spring, and then after that autumn and then Christmas. Oh. I'm just curious to find out because you're a movement, how has the feedback been as far as campaigning to buy Pinoy? So far, I can see an improvement in the buying of the people. They're buying more and more Filipino-made products. Talaga. Rather than imported. Because our campaign really is if you buy products that are 100% made in the Philippines, then all of the money stays in the Philippines. It stays in our country. And you help your But if you buy a product that is not 100% Filipino made, then at least 50% of your money leaves the country. So you're not helping the economy at any, konti lang. So, napakagandang adhikain yan, ano? Advocacy namin yun. Ako, I've been wanting to join you, ha? Kayo talaga. Oo nga. Sige, makakarinig ka sa... Tawagan ka namin. Anyway, so for 2014, is everything looking good? What's your predictions? For our company personally, our sales improved this year more than last year. Talaga. So I would predict that 2014 would be even better. Mm-hmm. And you know that's the year of the horse. So Adili, grab all the opportunity. Really? Quick decisions pag talaga. Year of the horse. Oh, ah, talaga? Hindi ka pwede pagdili-dali. Talaga? Because it will gallop away. Talaga, ganun ba yun? Parang ganun, eh. Buti naman, may natutunan ako. Diba? Anyway, so, siguro last question na lang, Partner Joseph, may tanong ka pa ba? Gusto ko lang, hindi naman, gusto ko lang sabihin kay Miss Marlena. At talagang pagka Pinoy made, magaling naman talaga ang ano, pagkakagawa, diba? Magaling kaya nga na-export natin. Pagdating sa design, maganda. Yes. Taka-quality. Yun ang ating competitive advantage. Oo, design is our competitive advantage. Yes. Kasi nga, pati nga yung designers natin ngayon, pinipirata na, hindi na lang yung ating design. Oo. Pati designer. Totoo. Diba? Oo. So, pero yung yung quality pa rin. Because, let's, for instance, not being colonial mentality, pero pag nakita mo, di ba, sa tarjeta niya, made in the U.S. Uh-oh. Uy, quality ito. Uh-oh. So, yung dito ba sa atin, pag sinabi mong made in the Philippines, ganun na rin ang mindset? Well, we are campaigning for it na magkaroon ng mindset na ganun mga Pilipino. Oo. At kaya nga namin pinagbibili yung produkto namin na ine-export sa mga Pilipino para makita nila na yung mga produkto naman, may mga produkto naman tayong ginagawa na quality. Mm-hmm. Oo. Dapat meron pala tayong branding campaign dyan, made in the Philippines. Oo, dapat. Oo. O, dali. Dapat talaga kasama nyo na ako dyan. O, sige nga. Sabi mo. Diba? Sabi ko sa iyo. Okay. So, okay. Good to know that everything is looking good. And for 2014, you're very optimistic that things will go well. Yes. So, itong ating Paskong Pinoy Fair sa DTI,
kamusta naman ang ating benta? Maayos naman, pero yun nga, hindi naman karamihan alam na meron kaming ganon. Pero ang DTI, gusto nga nilang i-expand yung area, yung showroom nila. Right. So, maliit lang sa ngayon yung area, so konti lang talaga mailalagay mo. Pero gusto nila i-expand hanggang kabila na daw for next year. Wow. So siguro next year, mas marami ng produkto na makikita ron. Ako, I would even suggest dapat yung buong ground floor na yun ng BDT gawing showroom eh. Kasi ang daming bakante naman na pwedeng gawing opisina sa taas. Oh, yun. I-campaign mo rin yun. Oh, diba? Hindi kayo. Kayong BSO. You have to ask for that. Yes. Diba? Oo. Okay. Ibibigay na nga nila sa amin eh. Next year daw. Dati kasi iba-iba ang humahawak. Yes. Iba-iba. Eh ngayon, para ibibigay nila sa amin, tapos kami na bahala, let's say, kung ano ba, kung Visayas ba, itong quarter na to, o Mindanao, yeah. Or Tagalog na zone. Kasi ang ating, for next year, meron tayong marching orders, you have to produce at least 11 shows. Wow! Oo, sa tumawad yata si Director Dodit. Oo. 9 na lang. Ayan, so tumatawad. Oo. So kailangan talaga ang private sector. Oo. Anyway, we wish you a Merry Christmas, Marley. Merry Christmas then. Oo. And I will wait for your call. Yes. Partner Joseph, papaalam na si Miss Marlene ng Bye Pinoy Movement. Oh, yes. Salamat. Salamat sa tawag. Yes. Mga kaibigan, si Ms. Marlene Villarreal, siya po yung chair ng Buy Pinoy Exporters Fair at presidente ng Buy Pinoy Movement Foundation Incorporated. Alam mo partner, talagang maganda talaga itong mga Pinoy products kung tutuusin. Oo naman. Di kalidad. Oo, at saka kung hindi ka bibili ng produktong Pinoy, ano ba yun? Wala kang tiwala sa sarili mong mga kababayan. Yes. At hindi ka naman yung tawag dito, how can you not patronize your own? Oo, oo. Diba? Kaya lang minsan, mabuti na lang merong mga ganitong foundation, talagang nagpo-promote ng ating mga produkto. Mm-hmm. At saka kinikilala na rin sa ibang bansa. Yun nga ang ironic doon, partner. Mm-hmm. Sa ibang bansa nga, nauuna pa tayong makilala kaysa sa sarili nating bansa. Yun. Diba? Totoo yan. Bakit ba ganun? Oo. Anyway, sana naman sa pagdating ng bagong taon, ay mag-iba na ang ihip ng mindset. Hangin. Oo, yung pag-iisip ng mga kasama natin. Kasi alam mo naman, karamihan, mas gusto yung yung sa abroad ng mga produkto. Ganun talaga eh. Oo. Colonial mentality, hindi matanggal. Oo, kasi sikat nga naman pag sinabing abroad, lalong-lalo na yung mga gustong magtubang yan, sa abroad. Ay, nako. Anyway, nako, kailangan na ba tayo magpaalam? Pwede pang meron pa tayong 5 minutes. May 5 minutes pa, so bigay ko muna yung ating mga listahan. Oo, mga sa expo, baka schedule. Dun sa mga gustong mag-attend. Yes. From December 9 to 15, kung nandiyan kayo sa bandang Davao, kasalukuyan pong ginaganap ang Mindanao Trade Expo, Christmas Bazaar. At ito namang, wala akong mga specific dates pala. Buong December, Agro-Tourism Trade Fair, dyan po sa Bowak, Marinduque. Oo, yes. Oo, then yung dito naman, balik tayo sa Manila, sa Design Center Philippines, Raw Materials Showroom. At dito makikita ng ating mga kababayan, lalo na yung mga SMEs natin na naghahanap mga raw mats. Materials. Pumunta kayo dito. At syempre, meron yung doon sa exhibit hall ng Design Center pa rin, meron tayong vignette on colors and trends for summer 2014. Yes. Naku, partner, ilang araw na lang, 2014 na. Napakabilis naman. From May to December, itong OJT program for schools. May to December, ha? Mm-hmm. Parang love story. Oo nga, no? May December affair. Affair. Ay,
maganda okay. ko. Anyway. O, paalam na tayo. Papaalam na tayo bago yes, tayo yes. abutan yes. at mamemohan. So, sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay, 12 days to go. Yes. At yung mga nagla last minute shopping, pwede pa rin kalimutin, kalimutan. Bye Pinoy. So, yan. Thank you partner at syempre, thank you sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Muli pong nag-aanyaya, samahan po ninyo kami sa susunod na Biyernes at muli po tayo magkarinigan. Happy weekend, partner. Happy weekend din. At sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, ang ating pong kasamang Lita De Los Santos, sa ating mga transmitter engineers, at sa ngalan po ng ating mga kasamahan din dito sa DTI, sa ngalan ng ating regular host, Tex Ramirez, ako po si Josette Olivera. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat.